ng Amir ng Kuwait. Makikita po natin sa labas ng palasyo ang mga nauna ng delegasyon ng Kuwait, kasama na ang mga cabinet secretaries ni Pangulong Aquino. Bumaba na rin po si Pangulong Aquino para sa pagsalubong sa Amir ng Kuwait na magagaling sa Luneta, kung saan ay nag-alay siya ng bulaklak sa pambansang bayani nating si Jose Rizal sa Luneta. Ang pagbisita ng Amir ng Kuwait sa bansa ay mula sa imbitasyon ni Pangulong Aquino. Bandang alas 3 ng hapon, dumating ang Amir sa Terminal 2 ng Ninoy Aquino International Airport mula sa bansang Japan na kanya ring binisita. Sa first day ng kanyang state visit sa bansa, una niyang pinuntahan, gaya ng nasabi ko kanina, ang monumento ni Jose Rizal para sa wreath laying ceremony. Doon ay nag-alay siya ng bulaklak sa bantayog ng ating national hero para magbigay pugay sa kabayanihan ni Dr. Jose Rizal. Dumating na po ang Amir ng Kuwait, at ngayon ay nakikipagkamay na siya kay Pangulong Benigno S. Aquino III. Ito po ang unang pagkikita ng dalawang leader mula nang maluklok si Pangulong Aquino sa pagka-presidente. Mananatili po ang Emir ng 5 araw dito sa Pilipinas. Tunghayan po natin ang seremonya. Itatama lamang po namin ang aming naunang naiulat. Inaantabayanan pa po ng delegasyon ng Kuwait at ni Pangulong Aquino kasama ang kanyang gabinete ang pagdating ng Emir ng Kuwait. Magagaling po ang Emir sa Luneta Park, kung saan ay nag-alay siya ng bulaklak sa bantayog ng ating pambansang bayani. Kabilang po sa mga sasalubong sa Emir ng Kuwait, sina Labor Secretary Rosalinda Baldos. Ang nakita po natin ngayon ay ang sasakyan kung saan lula na ang Amir ng Kuwait, si His Highness Sheikh Sabah as Ahmad Al Jaber as Sabah. Ang welcome ceremony po dito sa palasyo, ang siyang unang beses na formal na tatanggapin siya ni Pangulong Aquino. Ito po ay susundan ng bilateral talks ng dalawang leader, na susundan din ng expanded bilateral talk kasama ang kani-kanilang delegasyon at miyembro ng gabinete ng Pilipinas. Ito po ang unang pagkakataon na nakita si Pangulong Aquino at ang Amir ng Kuwait. Sa isasagawang seremonya ng Presidential Security Group, bibigyan din ng espesyal na panauhin ng pagpupugay sa pamamagitan ng 21 gun salute. Tunghayan po natin ang programa. Tanghal! Thank you.
sila. Bilis. Baba! Tawa! Your Highness, the honor guards are ready for inspection. Tanghal! Tsa! Kalapuran. Tanghal. Ta. Baba. Ta. Dadala. Kalis. Baba! Your Highness, the ceremony is over. Ang
Aquino ang mga membro ng kanyang gabinete. Nakikita po natin si Presidential Spokesperson Edwin Lacerda, si Labor Secretary Rosalinda Baldo, si DTI Secretary Gregory Domingo, at ito naman ngayon naman po ay turn na ni President Aquino na makilala ang delegasyon ng Kuwait. Ilan po sa mga opisyal na kasama ng Amir ng Kuwait ang siya rin maglalagda sa pagtitibayin mamaya na agreements at memorandum of understanding. Matapos po ang pagpapakilala sa Amir ng official delegation ng Pilipinas, ay pupunta ang dalawang leader sa loob ng palasyo. Pipirma ang Amir sa guestbook na karaniwang ginagawa ng mga bumibisitang mahalagang personalidad sa palasyo. Mahigit 30 taon na po ang bilateral relations ng Pilipinas at Kuwait. Taong 1979, nagkaroon ng ugnayan ang dalawang bansa. Noong 1979, nagdulot ito ng malaking pagbabago sa commercial exchange ng dalawang bansa. Nagkaroon din ng pagbabago sa trade relations taong 2006. Dahil umabot ito ng 50 milyong US dollars at dahil dito ay naging ika-anim na pinakamalaking trade partner ng Pilipinas ang Kuwait sa Middle East. Matatandaan din na ang Kuwait Red Crescent Society ay nagkaloob ng financial aid sa libu-libong pamilyang naapektuhan ng Bagyong Sendong noong Disyembre 2011. Ang Amir ng Kuwait po ngayon ay pumipirma na sa guest book ng palasyo.